mga kaparehas, narito po tayo sa barangay Tungkong Mangga, City of San Jose del Monte Bulacan. Ako sa iyo, makapanayin po natin ngayon ang bait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod ang servisyo ng pamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan. Dito po sa barangay Tungkong Mangga, City of San Jose del Monte Bulacan, si ginagalang punong barangay, Kapitan Alexander Bong Medina. Kap, kumusta na po kayo? Ay, mabuting mabuti. Alright, Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Lalo pong nakikilala ang ating barangay, siyempre dahil nga sa ating mga award na natatanggap, siyempre dahil sa trabaho na ating ginagawa sa ating barangay. Okay, so regarding sa mga award ninyo, Kap, kumusta na po ba regarding sa ating peace and order, dahil sa aming balita po ay isa po sa ang barangay Tungkong Mangga sa very peaceful na barangay? Isa sa advocacy ako talaga, peace and order, kaya yan ako na kung tinatrabaho, maging tahimik ang ating barangay. Ang mga luko-luko rito, pinakukulong ko mga ginawang kasalanan. Amin talagang dinadiretso sa pulungan para makita nila kung paano kayo pinang aming pagkisilbi sa barangay. Okay. Regarding sa ating mga national batas na pinapatupad, Kap, so dito po sa ating barangay, ganoon din po ang mga batas na pinapatupad nyo po dito sa ngayon? Alos pare-pares naman lahat yan. Kung ano yung batas na binaba ng national, binaba ng city, yun ay inaadapt din po ng mga ating barangay. Right. Okay, so dito naman po tayo, Kap, sa batas kalinisan. Kumusta po ba ang batas kalinisan natin dito, Kap? Batas kalinisan ng barangay ay siyempre lagi pong malinis dahil meron akong tinalagang 15 shipper na wow. Magwali sa ating paligid, at meron akong tatlong nag-cutter sa mga damuhan para lahat na may request na subdivision ng mga purok na kailangan grass cutter ay sila pa pumupunta. Alright, okay. Kaya pala po sa pag-ikot namin, Kap, ay isa po sa napakalinis na barangay din, ang barangay Tungkong Mangga. Pero Kap, may tanong ko lang po, regarding po sa ating mga, sa inyong pagbalik muli bilang punong barangay o bilang punong barangay, so ano pong ating mga naging accomplishment na po dito? Marami na tayong naging accomplishment sa barangay, marami na tayong binago, yung mismong barangay mismo, binago natin, yung pamamalakad, binago rin po natin. Kailangan maging manisip ang ating mga kawani at talagang gumagalang sa ating mga kliyente. At sa trabaho naman, lahat po ng departamento, meron tayong mga kanya-kanyang magagaling na namumuno, kaya lahat po ng trabaho ay umuusan. Alright. Regarding naman po sa mga paggawain, Kap, sa inyong mga proyekto po dito sa barangay? Pag ako nagpapagawa, siyempre hands-on. Ako mismo ang nag-design, kung ano gusto ko. Kaya nakakita niyo naman yung barangay, kung anong itsura, kayo na po makapagkasabi. Alright. Pero kung para sa inyo, Kap, ano po ang karagdagan niyo pong priority pa sa pag-unlad ng barangay Tungkong Mangga? Ang priority, siyempre, para umunlad, ako talaga, inaano ko yung mga education. Gusto ko lahat ng aking taga-barangay na kapag-aral para wala pong maiiwan. Lahat, pag minatapos, talaga may magandang kinabukas na ating barangay. At sa mga negosyante, alam naman yung Tungkong Mangga, dito ang business establishment, hindi tayo nagpapahirap dyan. Lahat na nag-apply ng business, madali nating binubuksan at kinakuhan. Alright, okay. Pero regarding sa pangkabuhayan ng mga programa, Kap, so ano-ano po ito? Mga programa ng pangkabuhayan, siyempre yung mga livelihood sa committee, kung ano po yung mga kailangan ng mga tao na katulad sa testa, kung ano yung programa, kailangan po tayo ay sumali para lahat po ng walang hanap buhay magkaroon po ng hanap buhay. Okay po. Kung nanonood po ngayon, Kap, ang inyong minamala mga kabarangay, ano po ang mensahe at panawagan po ninyo? Panawagan ko po, makinig at sumunod lang po sa patakaran ng barangay. At ang barangay, ang programa nito ay para po sa inyo lahat yan. Kaya sana po maging mabait tayo at masunurin sa ating mga nasa nagpapalakad ng ating pamayanan. Right. So ano naman po ang mensahe, Kap, sa iyo, masisipag ng mga barangay worker, at isama na po ninyo ang mga kagawad nyo dito? Lahat naman ay tumatrabaho. Talagang sabi ko nga, suwerte ko, masisipag ang ating mga kawani. Ganoon din natin ang barangay council tumatrabaho rin po ngayon. Maging mabuting tao tayo po, maging masunurin sa batas, at siyempre yung pananalig sa ating sa Panginoon, isa po yan sa ating kailangan gampanan para pumunta tayo sa isang tunay na magandang buhay.
Alright, okay. Yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Tungkong Mangga City of San Jose del Monte, Bulacan. Mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo. Thank you, Bob.